aking skin, guys. Or sa akin lang ba yun, guys, ha? Kasi lahat ang sasabihin ko is based yun sa aking na-experience. Hello, my hello sa inyong tanan. Sa hindi pa nakakilala sa akin, it's me, Levy, and welcome sa akong channel. And for today's vlog, guys, gusto kong ma-share sa inyo itong sinubukan ko, guys, from Dr. Sensitive. Yes, kay Dr. Sensitive, guys. Itong Dr. Sensitive All Day No Sebum Serum. Yan. So, yan siya. And ito, guys, ay 10 ml. Tapos, made in Philippines. Ito siya, guys. Ayan. Tapos, dito sa likod, makikita mo yung ano niya, yung expiration niya. Tapos ang nakalagay dito, guys, All Day No Sebum Serum infused with 17 powerful extract oil and shine control. Tapos dito naman sa likod, Dr. Sensitive All Day No Sebum Serum is a fast absorbing serum, formulated to help control oil production and keep skin shine free all day. It has a powerful blend of chamomile. Ayan, paano ba to? Basta ganun, lalagay ko lang dito sa screen. Ayan, green tea, licorice, hyaluronic acid, bordered root, and hindi ko na mabasa, and rose flower extract to nourish skin while balancing oil production. Apply on face and neck 1 to 2 times daily after cleansing. Use under moisturizer, sunblock, or makeup. Yan. So, yun, guys. Ito siya, guys. Nagamit ko na to siya for 3 weeks. Pero hindi ko siya ginagamit as everyday. Ginagamit ko lang to siya pag, halimbawa, aalis ako ng bahay. Or minsan, pag naalala ko siya sa gabi, ginagamit ko to siya, guys. Kasi nung ginamit ko to siya, ay meron pa lang time na ginamit ko siya straight for 3 days. Pero after nung ginamit ko siya ng 3 consecutive days, hininto ko na siya, guys. Bali, ginagamit ko na lang siya kung ako ay lalabas. Tapos, ano, kung naalala ko siya sa gabi, ginagamit ko siya. Kasi nung ginamit ko siya for 3 consecutive days, may napansin ako, guys. Ang napansin ko nito, alam niyo ba yung napansin ko? Yung parang sa pang-3 araw, ha, yung unang araw nagustuhan ko siya kasi parang ano talaga yung oil sa aking mukha, yung pagising mo sa umaga is wala talagang oil, as in walang oil. Tapos sa pangalawang araw naman ganun din siya, pero sa pangatlong araw hindi ko na siya nagustuhan, para kasi siyang ano, parang wala siyang oil pero nandun yung papunta siya sa point na yung skin mo parang nagiging dry siya. So hindi ko siya nagustuhan, yung parang nagiging dry siya, guys. So hindi-stop ko siya, kaya yun, hindi ko siya ginamit na as everyday. Gagamitin ko lang siya pag ako ay alis ng bahay. Ang consistency naman nito, para lang siyang ano, guys, yung para lang siyang water. Yan siya, oh, ayun. Madali siyang ano, yung tawag nito. Sana nakita niyo kanina. So, ayan siya. Para lang tapos siyang tubig, guys. Yan. Kailangan yung paglagay dito, guys, is dahan-dahan lang kasi sayang, eh. Tulad ngayon, sayang yon. So, ulitin natin para makita ninyo, ha. So, sana, yan. Makita ba ninyo? Ayan siya. Ayan siya, guys, oh. Para siyang, nakita ba? Ayan, oh. Para siyang water talaga. So, pag maglagay tayo dito, dahan-dahan lang kasi sayang. Sayang yung ano, yung product. Ito siya, guys, wala din siyang amoy. Wala siyang amoy, guys. Ayan. So, hindi siya masakit sa ilong kasi wala siyang amoy. Pag ito siya, pag in-apply natin sa ating mukha, hindi siya malagkit, guys. Tapos, hindi siya mainit sa mukha. Magaan lang siya sa mukha. Pagka-apply mo dito, madali siyang, ano siya, madali siyang mag-absorb sa skin mo. Meron akong video na ginamit ko to siya for the whole day. Pumunta ako ng SSS, tapos pumunta ako sa PLDT, tapos nagbayad pa ako ng tubig, tapos nag-ano pa ako, pumunta pa ako ng grocery, at
saan pa ba ako pumunta nung time na yun? Basta, ang dami pinuntahan ko guys. Nakauwi ako noon sa amin ay mga 5 o'clock na ng hapon. Umalis ako ng bahay ay 10 o'clock. Nung araw na yun guys, sinubukan ko talaga si Dr. Sensitive kung totoo yung claim niya na oil and shine control for the whole day. So, ang una kong pinuntahan nun guys ay pumunta ako sa SSS. As in, doon pa lang sa SSS. Alas 10 na ako, mga around 10:30 na ako dumating doon sa SSS. Tapos, nung dumating ako ay medyo wala pa siya nung tao pero may pila na siya. Tapos, yung pagpasok sa loob is hindi talaga ganun kadali. May ano pa kasi limitado yung papasok doon sa ano sa loob. Pila ko ng mga ilang oras siguro. Natapos ko yung ano yung transaction ko sa SSS mga around 11:30 kasi nung nakapunta na ako sa ano sa PLDTs na sa mga ano na ata yun mga 1 kasi naglunch muna ako bago pumunta sa PLDT kasi alam ko talaga na maraming pila doon sa ano sa PLDT kaya na, mga around 1 o'clock na ako sa ano sa PLDT. So, nung nandun naman ako sa PLDT, ayan, tawag nito, sobrang taas na naman yung pila. Hindi naman sobrang taas, yung meal talagang pila, tapos, ano, yung by number talaga, pag ano, pagpapasok doon. Nung chinek ko yung aking mukha, guys, doon sa loob ng PLDT, nakapasok na siguro ako doon sa loob, guys, siguro mga around 2 o'clock, guys. As in, medyo mainit talaga sa labas. Nung pumasok na ako sa loob, guys, chinek ko yung aking mukha kung meron na bang oil kasi alas 2 na ata yung nakapasok ko guys. Nung chinay ko siya guys, nung nasa loob na ako is wala talagang oil na lumabas sa aking mukha. Maganda pa rin siya, hindi nag-build ng oil yung aking mukha. So, in-expect ko talaga na magkakaroon ako ng oil sa aking mukha. Alam niyo guys, ang napansin ko nung pumunta ako ng SSS, PLDT, tapos dun sa mode, yung mode guys, dun kami nagbabayad ng aming water bills guys. Ang napansin ko doon guys, talagang sobrang haba ng pila, talagang kailangan ng mahabang oras sa isang transaction guys. So, noon na medyo madali lang, ngayon sobrang kailangan mo ng mga ilang oras para lang magbayad. Alam nyo guys, hindi na ngayon madaling lalabas ng bahay. Pupunta tayo ng mall or saan-saan guys, hindi na ganun kadali. Parang napaka-hassle na talaga. So, para sa akin talaga, ano, mas maganda na sa loob na tayo ng bahay. Ano ba yan? Nakakaloka. O, ayun guys. So, ano, tawag dito. So, yun guys. So, anyway, balik tayo sa pinaka-topic ngayon. Ikwento pa lang naman na wala na ako at ikwento na ako sa inyo. Balik tayo nitong Dr. Sensitive na all day no sebum. Ayan. So, for 6 hours, na-control niya yung paglabas ng oil sa aking mukha. Alam mo yung papasok ka sa malamig, tapos sa mainit na naman, kasi nakapila ka dun sa labas. After nun, papasok ka naman sa malamig, tapos lalabas ka na naman, kasi pipila ka na naman uli. Ganun guys, alam mo, ano, hindi talaga nagkaroon ng oil ang aking mukha. As in, na-control talaga niya. Itong guys ha, for 6 hours. For 6 hours ha, na-control niya yung oil sa aking mukha. As in, wala talagang oil sa aking mukha. Ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung aking experience sa paggamit ko nitong Dr. Sensitive All Day No Sebum Serum. Para sa akin guys ha, kung yung skin type ninyo ay combination, tapos merong area sa face ninyo ay dry, halimbawa dito sa area na to ay dry, hindi siya maganda guys na ilagay. Dapat doon lang talaga nakafocus sa yung oil, yung nag-oil ng build ng oil, ano ba? Yung nag-oil up lang talaga na area ng face nyo, halimbawa dito sa T-zone lang talaga nyo siya ilalagay. Kasi hindi siya maganda guys ha, for me ha, hindi siya maganda pag dry yung skin mo tapos gamitin mo siya. So, kung combination yung skin niyo, dapat doon nyo lang siya ilalagay, doon sa ano sa area na nag-build ng oil, halimbawa dito, gaya na sinabi ko, dito sa my T-zone ninyo guys. For the 3 consecutive days na ginamit ko siya, hindi ko na gustuhan yung pang tatlong araw. Gaya na sinabi ko kanina, parang nandun na siya sa point na parang mag-dry, pero hindi pa naman siya yung totally na nag-dry talaga yung skin mo. Pero pag hinawakan mo yung skin mo,
pinaganan mo is ma-feel mo na dry siya, wala siyang smoothness. Nung ginamit ko siya under my makeup for 6 hours, talagang na-control niya yung oil, paglabas ng oil sa aking mukha, guys. As in, hindi talaga ako nagkaroon ng oil for 6 hours, ha. Alam niyo guys, maganda to siya pag under sa makeup ninyo. Pwede nyo siyang gawin as a primer. So, tingin ko talaga guys, para siyang katulad sa sa primer. Parang primer talaga siya guys. Parang primer na primer talaga siya. Ang dating niya. Ang rate na ibibigay ko dito, kung gagamitin ko siya for everyday, ay 5 lang yung ibibigay ko na rate sa kanya. Kasi sa pangatlong araw, hindi ko talaga nagustuhan yung resulta sa aking skin guys, or sa akin lang ba yun guys, ha, kasi lahat ng sasabihin ko is based yun sa aking na experience. Kung gusto nyo siya i-try guys, i-try nyo siya. Iba-iba naman tayo ng ating skin type, baka posibleng iba yung maging resulta sa inyo. Ganun lang talaga siguro yung naging resulta sa akin. Kung nakagamit na kayo nito guys, please comment down below sa comment box guys, para malaman ko kung ano yung naging resulta sa inyo, kung pareho ba yung naging resulta sa akin. Pero kung gagamitin mo siya under your makeup, ang ibibigay ko sa kanya na rate ay 7 guys. Kasi for 6 hours na ginamit ko siya, hindi talaga nag-build ng oil yung aking mukha. Glimmer lang guys, hindi ibig sabihin na itong product na to ay hiyang sa akin, ay maging hiyang din sa inyo. Tandaan po natin na iba-iba tayo ng ating skin type, tapos skin condition. So, posibleng yung product na yun ay iba yung maging resulta sa inyo. So, hanggang dito na lang itong aking video. Sana nabigyan ko kayo ng enough na idea about nitong Dr. Sensitive na All Day Loo Sebum Serum. Ayan. So, hanggang dito na lang guys. Huwag kalimutan na mag-like at saka share itong aking video. At kung bago kayo sa aking channel, mag-subscribe. I-click niyo yung subscribe guys, yung sa baba dyan, yung may maliit yung subscribe, tapos yung maliit na bell dyan sa katabi ng subscribe, i-click nyo rin yan para updated kayo sa mga bago kong video. So, see you guys sa susunod ko na video. I'm Pinka Muntanen and God bless us all. Bye!